So yun, welcome back to my channel. At ito nga nagbabalik muli ang inyong kabakal at ka-59. Siya nga pala yung ibig sabihin nga pala ng ka-59 is para yun sa mga security, yung mga nakaka-intindi naman. Ibig sabihin nun mga ka-59, ang code ng 59 sa security is companion. Yan, companion. So ito, nagbabalik muli ang inyong lingkod para sagutin yung mga nagtatanong. Karamihan tanong nga, paano daw ba magka-abs? Yun. So, paano nga ba magka-abs? Pero bago natin sagutin yung tanong na yan, huwag nyo munang kalimutang mag-subscribe sa aking channel at pindutin nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod kong vlogs. Pasensya na nga pala sa aking background. Ayan. At nandito ako ngayon sa accommodation namin. Ako nga pala isang OFW, isang security dito sa Abu Dhabi. Yan. So ito pong i-share ko sa inyo ay base lamang sa naging experience ko at sa tulong na rin ng naging coach ko na si Coach Gani. Ayan. Salamat coach. Shout out. Hindi po ako isang professional trainer, pero naghahanda po ako bilang maging isang professional trainer balang araw at sana po ay pala rin tayo na makakuha ng certificate dito sa abroad. At para mas marami pa akong ma-share sa inyo about sa pag-gym at sa marami pang iba. Ayan. So tip number one about sa workout. Ayan. Kapag nag-workout kayo, siyempre, dapat ang ginagawa ko noon is ang finishing ko lagi is abs. 30 minutes, inindalaan ko yung 30 minutes ko sa abs ko. Everyday yun, nag-workout ako 5 to 6 times a week. So, everyday yun, talagang sinusundot ko yung abs ko kasi talagang sobrang taba ako dati. Talagang walang kaporma-porma yung katawan ko. Bali, na-achieve ko yung abs. Nakuha ko siya ng 2 years na talagang pinakpo ko yung sarili ko na mag-diet at work hard talaga. Kahit sobrang hirap pigilan yung sarili na kumain, talagang dito papasok yung disiplina mo sa sarili mo kung gaano mo talaga kagusto na ma-achieve yung magkaroon ng abs. Pasensya na sa upuan ko at maingay. Tip number 2 about sa diet. Ayan. Kailangan na marunong kayong mag-calculate ng calorie na ini-intake nyo. Kasi yung iba, nagtataka sila, diet sila ng diet, pero hindi pa rin lumalabas yung abs nila. Kasi hindi nila kinakalkula yung calorie na tinitake nila. Sa susunod nating vlog, i-discuss natin yan yung about sa calorie. May iba't ibang type ng katawan na ibabase mo doon kung gaano karami yung calorie na ititake mo. Punta naman tayo sa tip number 3. Ayan. Iwas sa mga matatamis, maalat. Ayan, dahil malaki yung epekto niyan sa diet natin. Akala natin na porke todo-todo na yung diet natin, pero hindi natin napapansin na matatamis pa lang kinakain natin, maalat. Ayan, kailangan mamonitor natin yung dami ng sugar at ng salt na pinapasok natin sa katawan natin dahil malaki yung epekto nito sa diet natin. So, tip number 4, ayan, inom kayo lagi ng maraming tubig dahil malaking tulong yun sa malaking tulong yun para mabilis kayo matunawan at mabilis din mapalitan yung mga tubig na nawala sa inyo, lalo na kung lagi kayo nag-workout at pagkatapos mag-workout, yan. Tubig-tubig lang. Lagi, yan. Tip number 5. Yung sobra-sobrang tulog, ayan.
Nakakataba kasi yung sobra-sobrang tulog. Kaya sa maximum tulog natin dapat is 8 hours, 6 hours. Pwede na nga yan eh. 6 hours. Ako dito halos sa 5 to 6 hours lang yung pinakamahabang tulog ko dahil ang oras ng trabaho ko dito is 12 oras tapos magbubuhat pa ako. Siyempre, maghahanda pa ako ng mga kinakailangan ko dito. Kaya yun, pinakamataas kong tulog dito is 5 to 6 hours. Pero kung tulog mo lagi is 8 hours, mahigit pa. Sobra-sobra na yun. hindi na rin maganda yan. Sabi nga nila, pag sobra, hindi rin maganda. So, kailangan na tama lang yung tulog natin. Tip number 6, yan. Consistency. Kailangan consistent ka sa ginagawa mo. Kailangan consistent yung workout mo, yung diet mo, yung disiplina mo sa sarili mo. Kailangan consistent yan. Dahil kung hindi ka consistent at pahinto-hinto ka, at walang mangyayari sa pagsisikap mo, sa pagtsatsaga mo para makuha yung goal mo na mag-abs. So, kailangan sipagtsaga talaga. At pasensya kasi hindi madali talagang magkaroon ng abs lalo sa tulad ko dati na mataba talaga, nanggaling ako sa mataba, so nahirapan talaga ako. So ayan, yan lang muna yung maipapayo ko sa inyo, yung 6 tips na yan. Sa susunod na vlog natin, i-discuss natin yung iba't ibang body types at kung ano yung diet na nababagay sa inyo para makatulong sa inyo na ma-achieve niyo yung magkaroon ng abs. So, salamat sa panonood, mga kabakal, mga ka-59. Sana may natutunan kayo sa video na to. At sana huwag niyo kalimutan mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Salamat, keep safe, always pray na layuan sana tayo ng virus at matapos na lahat to. So, salamat. See you.